Hello mga kabonsai at isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon ay itong Hibiscus Taiwan. Ipapakita ko po sa inyo pagkalipas ng 2 taon na naitanim natin ito. Tara po! Mga kabonsai, ito na po yung Hibiscus Taiwan natin na itinanim at nirekta po natin ito sa lupa para gawing mother tree. Dito po tayo kukuha ng mga pangtanim natin. At ito po ay 2 taon na po ang nakalipas mula nung itinanim natin na galing sa maliit lang na halaman na puno, kumbaga. At ito na po siya ngayon. Ang laki na ng puno niya ito po. Isang sakmal na ng ating kamay yung kanyang trunk. Yan po. At ito pong Hibiscus Taiwan ay hindi karaniwang nakikita dito sa Pilipinas. Ito po ay karaniwan ay sa ibang bansa. Sa Taiwan po, kaya tinawag na Hibiscus Taiwan. At ito po, kinakat natin yung mga maliliit na sanga. Itatanim din po natin to para malinis lang ngayon po yung ilalim. Ngayon po mga bonsai, pagkalipas na tanggalin natin yung mga branches dito sa ilalim, ay pipili tayo ng malalaking branches dito sa bandang itaas. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang paraan ng pagkakaroon ng magandang nibari sa isang Hibiscus Taiwan. At dito po tayo mag-uumpisa sa branches muna. Hindi na po muna natin gagalawin yung trunk niya kasi po ito ay pinaka-mother tree natin. Bali sa sanga po tayo mag-uumpisa ng paggawa. Ayan po. At mag-uumpisa na po tayo kung paano ginagawa yung pagkakaroon ng magandang nibari. Kailangan po natin ng kutsilyo. Ayan po. At kailangan dahan-dahan lamang po dahil baka masugatan kayo. Ganito po ang umpisa. Kailangan biyakin po natin yan. Ayan po. Ayan po mga kabonsai at tumagos na yung kutsilyo natin. Kailangan na lang natin pong pahabain to para pagka nilagyan natin ng pinakakalang pasok agad. Kailangan medyo mahaba po yung hiwa nyo para pag naglagay kayo ng kalang doon sa gitna, papasok po. Ayan o. Pahabain po natin. Ayan. Medyo ingat lang po, baka masugatan kayo kung sakaling gayahin nyo to. Tapos maglalagay tayo dito sa ilalim o sa pantay. Ano ba yun? Ilalim dito po. Hindi natin malaman kung basta dito pantay po ang gagawin nyo. Yan, ganyan po. At kailangan din po na patagusin natin yung kutsilyo sa kabila. Ayan, tumagos na po. Kailangan mahaba-haba rin po yung pinakabiyak niya. Kasi lalagyan po natin ng kalang yan sa ilalim pagka natapos. Mga kabonsai, ito pong pagpuproseso na ginagawa natin ngayon. Ginagawa na rin po ito nung mga unang panahon pa ng mga naunang tao. Hindi lang po sa ngayon. Kaya ito pang ginagawa nila nung pagka pinapaganda nila yung kanilang halaman na itatanim. At ito po ay isa sa mga style nila. Ito po at lalagyan na natin siya ng kalang. Ayan po. Ipinasok na natin doon sa hiniwa natin kanina. Natapos na po natin yung isa. Ngayon po ay gagawa pa ulit tayo ng isa pa para
higit na makuha ninyo o maintindihan ninyo kung paano ginagawa yung pagkakaroon ng magandang nibari ng Hibiscus Taiwan. Ito po at umpisan ulit natin yung isa pa sa mga branches niya. Mga kabonsai, at nabiyak na ulit natin yung pangalawang sanga. Ngayon po ilalagyan ulit natin siya ng kalang o kalso. Ayan po, pwedeng gamitin nyo sa pagkakalso yung sanga rin ng hibiscus, pwede rin po yun. Pwede rin yung kawayan, basta kahoy po pwede. Basta bumuka lamang po siya. Tapos pagka naghilom na po yan, bibiyakan po ulit natin siya ng dalawa pa ulit. Magiging walo po yung hiwa na yan. Pagka naghilom na po yung ginawa natin ngayon, magiging walo po ang hiwa niya. Saka po natin siya kukunin at itatanim. Ganyan po yung proseso niya. Ayan po mga kabonsai, tapos na natin ginawa yung dalawa. Yan po, pagka naghilom na yung mga biniyakan natin na yan, magiging black po ang kulay niyan. Tapos tatanggalin na po natin yung mga kalso niya at panibagong hiwa ulit po tayo. Magiging walo po ang hiwa niya. At saka natin siya haharvestin para itanim. Ayan po, ito po muna sa pansamantala ang ating ipapakita sa inyo. Sa sunod po na video natin, papakita ko sa inyo yung kompleto na. Bali, walo na po ang hiwa niya. So mga kabonsai, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe po sa aking channel. Hanggang sa muli po, lagi kayong mag-iingat at God bless po sa inyo.